babala, sensitibong paksa, leader di umano ng kulto sa Surigao del Norte, sangkot daw sa panggagahasa at pang-aabuso at sa pilitang pagpapakasal ng mga minor de edad. Ang kwento ng di umano'y pang-aabuso sa mga dating miyembro isisiwalat ngayong Linggo. Ayon kay Daya, finifix marriage nila yung mga minor de edad. Hindi sila pwedeng lumabas hanggat hindi sila ikinakasal. Kapag napag-alaman na tumakas ka, may parusa. Kinatakot ako na yung pamilya mo, hindi ka na makakapunta sa langit kasi yung kasalanan ng iba nasa sayo. Natatakot talaga ako kasi parang hindi siya ordinaryong tao sa paningin ko. Siya raw kasi ay Diyos. Pahayag ni Lovely, sinabi na sa amin na walang mapupunta sa langit kapag may trabaho ka at kapag may pera kang hinahawakan. Marami ng mga matatanda, mga senior na namamatay. May pension sila, pero sa natatanggap nila, yung 40% kinukuha sa kanila, hindi na nagpapagamot. Pinagbawalan po kasi sila ni Senior Aguila na dalhin sa ospital. Kahit gaano kaganda yung lungsod namin, sa likod nito mayroon palang nangyayaring ganito. Ayon kay Harleen, napakahirap ng buhay namin doon. Lahat ng mga bata pinipwersa nila na dapat magtrabaho, dapat may ginagawa. Pahayag ni Jaren Scalario, aka Senior Aguila, hindi yan totoo. Puro lang po yan haka-haka. Kahit kalibutin nyo yung buong paligid dito, mapayapa namin kami rito. Bakit kami ginaganito? Wala namang nangyaring ganyan. Tunghaya natin ang kabuuan ng kwento nito sa Kapuso Mo Jessica Soho Linggo ng gabi. Only breakfast sa halagang 85 pesos, kanin at ulam na 12 pesos at 15 pesos, at dilata na noodles na piso, sana mga ito mabibili. Kwento ni Alma, gusto kong makatulong. Sa 12 pesos na meal, yun yung pastil o patir, kanin sa kaulam. Yung sa 15 pesos na meals namin, marami. Merong adubong isaw at iba pa. Tinatangkilik naman siya karamihan ng mga estudyante sa ka-riders. Yan karamihan mga customers namin. Kahit mura yung binibenta namin, hindi namin kinakompromise din yung lasa. Sa ngayon, wala pa kaming balak magtaas ng presyo. Ayon kay Francesca, everyday po meron kaming items na piso lang po talaga ang halaga. Mga sardinas, kape, meron din gamit sa bahay, appliances gaya ng air fryer, rice cooker at marami pa pong iba. Para po ito sa mga kapwa ko rin po Pilipino. Alam ko naman po na hindi po talaga nagkakasya yung sinasahod po nila. Ayon naman sa mga bumibili, suki na ako dito. Sulit na kainan sa halagang 85 pesos. Ilagay na nating anong mga pwedeng makain. Talagang bukod sa masarap, sobrang affordable. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho Linggo ng gabi. Dating construction worker at ahente ng mga sasakyan pang construction, victim owner na ngayon ng sariling construction equipment company sa Davao. Ayon kay Mar, ang hirap ng buhay namin noon. Sabangin pa kami nag-iigib ng tubig. Nag-aaral kami noon, nakapaalang. Naranasan kong mag-uling, mag-araro, magsaka. Nagtrabaho ako bilang isang construction worker. Ang hirap. Nagsasideline ako mag-hollow blocks para may pambaon sa pang-araw-araw. Napasok ako sa isang book industry. Nagbebenta ako ng mga dictionary, mga encyclopedia. Naglalako kami. Doon ko nakita yung sarili ko na may pera pala talaga kung magsisipag ka o marunong kang dumiskarte sa buhay. Kaya nag-invest ako, nag-buy and sell, naghirap, pinagpaguran. Ang naging motivation ko po talaga, makapagbigay ng magandang bukas sa mga anak ko. Gusto ko rin makatulong sa maraming tao at makapagbigay ng maraming trabaho sa mga nangangailangan. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho Linggo ng gabi. Mga residente ng Davao City, buwis buhay na tinatawid ang mabangis na Tuganay River dahil sa kawalan ng madaraan ng tulay. Kwento ni Teacher Bernard, tumatawid kami sa ilog kasi yun lang yung daan papunta sa paaralan para lang makapagturo sa mga bata. Delikado siya kasi minsan hindi na namin alam kung gaano kataas yung level ng tubig. Mahirap, malalim at saka baka matalisod kami. May mga malalaki at madudulas kasing bato. Kaya minsan mayroon ding pagkakataon na talagang nadulas ako. Dati muntikan na akong maanod ng tubig. Ay naman kay Loris, may nabalitaan na po kaming nalunod dito. Natatakot naman po kasi baka mangyari sa akin. Yung papuntang eskwelahan, isang oras at kalahati po kaming naglalakad. Paglulusong na kami sa ilog, papunta sa aming room, mga 10 minutes. Minsan bubuhatin ko po ang mga kasama ko. Pinapasan ko sa likod. Mahirap naman po pero pinipilit kayanin. Sana may tulay na dyan para hindi na mahirapan ang mga tao sa pagtawid. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho Linggo ng gabi.